ngayon guys, ang pag-uusapan natin ang mga dapat gawin kung ang usapan ay mapupunta sa demandahan. So, napakagandang gawin, mga dapat gawin. So, ang una natin gagawin, ay una yung gagawin natin pala, number one is mag-offer ng reasonable amount or settlement. Hanggat maaari, ay ayaw naman sigurong natin makasuhan or magkaso, both party ay ayaw. So kaya hanggat maaari ay mag-offer, magkasundo sa reasonable na amount or settlement. And regardless kung nasaan man yung kaso, nasa barangay man yan or nasa police or nasa prosecutor na. Okay? So, number two is kung hindi nagkasundo sa usapin na maaaring mahantong sa demanda, ang pangalawang gawin ay maging updated sa nakasakop na piskal or mag-inquire lagi sa piskal kung mayroon ng nakafile na kaso. Kasi mahirap yung surprise. Alam nyo naman, surprise, no? Mayroon mga antipatikong nagpapile na talagang sinasadya na hindi makasagot ang respondent. So, yun ang iiwasan natin. Pangatlo ay abangan ang subpoena. So, relation lang doon sa ano, kasama doon sa mag-update lagi sa piskalya. Okay? At abangan ang resolution. So number 3 dito, kapag updated ka, siyempre matatanggap mo yung subpoena, makakapagpasa ang respondent ng counter affidavit. At kung kapag nakapasa na ng counter affidavit, so siyempre aabangan nyo pa rin ang resolution kung na-proceed man yan o na-dismiss. So, importante po yun. So, at ang pang-apat, syempre, kung dismiss yan, so, it's okay. So, wala nang kaso. At kung nagtuloy naman, so, para makaposted ng bail. Tingnan mo ang consequence nito, ha. Kapag updated ka, maaari kang mag-post agad ng bail na hindi na ang respondent ay mawawaran. Okay? At kapag nakaposted ng bail, syempre, andyan pa rin yung possibility magkaayos. At laging mag-attend ng hearing para kahit guilty ka, ay hindi mapadali yung resolution ng kaso. Okay, yung or judgment ng kaso. At ngayon, ang pangpito, ito importante. Bilang isang respondent, yung mga kakilala nyo, respondent or suspect, kung talagang guilty, malakas ang laban. So, ito na ang pinaka masakit dito. Humingi ng makipag-bargain or humingi ng sikapin na makuha ang sintensyang pinaka mababa o at least lower 1 degree at habulin ang sintensya pasok sa probation. Para siyempre, kapag pasok yan sa probation at first time offender ka, nagkaroon ng final sentence, so iwas kulong. So automatic, ang bilang isang akusado or PDL, so kung ang sintensya mo ay hindi lalagpas sa 6 years, oh, malaki ang chance na ma-approve ng ang probation. So, i-review yan ng probation and parole officers kung pasok nga ba o karapat dapat bang bigyan ng probation itong akusadong ito. Okay? So, yan po ang mga simpleng paraan lang kung mayroong usapin na
maaaring magpunta doon sa demandahan. Huwag hong pabayaan kasi magagaya kayo sa mga previous case natin na pinabayaan yung kaso, hindi nag-a-update, nagulat na lang na warrant na. So kasi yung mga yung nagpa-file is sinadyang i-warrant yung tao o kaya sinadyang iligaw yung complaint, yung address, yung subpoena. So hindi nga naman matatanggap ng respondent. So ang ending nun, kahit maliit yung kaso, so mayroon talagang matutulog sa kulungan ang respondent kasi alam nyo na kapag na-warrant, may proseso na yan. Hindi ka naman agad-agad na kapag na-warrant na ngayon, may nakapag-post ka ng bail. So, yun po ang mga technique nila. Technique ng technique ng ano yan ng mga attorney. Kakutsaba yan mga yan kung gusto nilang ipakulong ang isang respondent sa maliit na kaso. Sinasadya talaga nilang hindi i-update yung respondent para ma-surprise sa warrant at para makatikim na kahit ilang araw na kulong. So yan lang po. Sa mga nagtatanong, huwag po kayong magdalawang isip na mag-join membership sa ating YouTube channel. Mayroon po yung charge na kaunting halaga lang, 129 pesos. At kapag nagawa nyo yan, bigyan nyo po ako ng screenshot at mag-connect kayo dito sa aking messenger. Pulisya ko at para sa crime assistant. At kung gusto nyo makuha ang aking serbisyo. So open po tayo from siguro 8 a.m. to 12 a.m. pwede po kayong tumawag through video call para ma-assist natin kayo at maano natin, mabigyan natin ng pinakamagandang gawin kung ano man ang yung dispute na pinagdadaanan or yung mga kakilala nyo, kapatid nyo. So maraming salamat through your likes and comments. So yan po ay magiging booster kapag ginawa nyo po yan at mag-share ng ating YouTube channel. Yan po ay kahit free lang po lahat yan, yung pag mag-like at mag-comments, malaking tulong na po yan, magiging booster po yan sa ating video para lalong lumakas po ang ating channel at marekomenda tayo ni algorithm ng YouTube para marating ang mas maraming tao, mas maraming nangangailangan ng serbisyo natin. At muli po sa mga naka-subscribe or naka-join, so wag po nyong, ituloy nyo lang po yan, maraming salamat po. Kahit po konting halaga yan, isang value meals lang ay malaking tulong po yan sa isang katulad kong content creator na maliit pa. So thank you for watching. Aantayin ko po ang iyong joint membership at iyong PM at mag-usap tayo. Thank you for watching. See you again my next video.